ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Umurong ang mga Pariseo at nagpulong kung paano nila huhulihin si Jesus sa sarili niyang mga salita. Kaya ipinadala nila ang kanilang mga alagad kasama ang mga kampi kay Herodes. Sinabi nila kay Jesus, "Guro, nalalaman namin na tapat kang tao at tunay na nagtuturo ng daan ng Diyos. Hindi ka napapadala sa iba at nagsasalita hindi ayon sa kalagayan ng tao. Kaya, ano ang palagay mo ayon sa batas na magbayad ng buwis kay Cesar? Dapat ba tayong magbayad sa kanya o hindi?" Alam naman ni Jesus ang masama nilang pakay at sinabi niya sa kanila, "Mga mapagkunwari, bakit ninyo ako sinusubukan? Ipakita ninyo sa akin ang perang pambuwis." Ipinakita nila ang isang denaryo at sinabi sa kanila ni Jesus, "Sino ang nakalarawan dito at narito rin ang kanyang pangalan?" Sumagot sila, "Kay Cesar." At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa mula sa Diyos ang lahat. Dating mahigpit na magkalaban ang grupo ng mga Pariseo at mga tauhan ni Herodes. Ang mga Pariseo ang pangunahing grupo ng mga mananampalataya. Sila ang mabusising nagpapatupad ng mga detalye ng ritual ng pagsamba. Namumuhi sila sa mga tauhan ni Herodes, ang mga tagasunod ng hari na sumakop sa Israel. Makamundo at tiwali ang mga tauhan ni Herodes. Sa kabila ng malinaw nilang kaibahan, bumuo ng alyansa ang mga Pariseo at mga tauhan ni Herodes ng pagkakaisang labanan ang pareho nilang kaaway, si Jesucristo. Nasa ilalim ng paghahari ni Herodes ang mga Palestina, mahirap ang buhay ng isang sinakop na bansa, ngunit nakinabang ang Palestina sa tinatawag na Pax Romana o Kagyat ng Kapayapaan. Nakinabang din siya sa pag-unlad ng sibilisasyon tulad ng malawak na mga daan at epektibong sistema ng pagpapadala ng liham at pakikipagtalastasan. Para sa mga Pariseo, sa tuwing nagbabayad ng buwis ang isang mamamayang Hudyo sa emperador, katumbas ng mismong pagbubuwis ang pagsamba. Naging isang mainit na usapin tungkol sa pagbabayad ng buwis. Dapat bang magbayad ng buwis kay Cesar? Ang tanong na ito'y sadyang mahalaga para sa mga Hudyo. Ito ang mismong tanong na iniharap kay Jesus bilang patibong. Sa simula, sinubok ang mga tagasunod ng mga Pariseo at mga tauhan ni Herodes na kunin ang loob ni Jesus sa pagtawag sa kanya ng guro at sa pagpuri sa kanya. Hindi nagpaligoy-ligoy si Jesus. Tahasan siyang nagsalita at tinawag niya silang mga mapagkunwari. Alam niya ang mali siya sa kanilang puso at alam din niyang wala silang balak matuto mula kay Jesus. Alam ni Jesus na sinadya ang tanong para siluin siya sa anumang paraan na sasagutin niya ito. Kung sabihin ni Jesus na oo, may tuturing siyang kakampi ni Herodes at ng mga Romano. Kung sasabihin naman ni Jesus na hindi, makukuha niya ang simpatya ng taong bayan na nabibigatan sa pagbabayad ng buwis. Ngunit maaari siyang maakusahan na pasimuno ng pag-aalsa laban sa mga Romano. Humingi na lamang ng barya si Jesus, isang barya na ginagamit pambayad ng buwis. Iba ito sa karaniwang barya na ginamit ng mga Hudyo sa Palestina. Humingi siya ng barya ng emperador kung saan may kita ang mukha nito at mababasa ang mga katagang Tiberius Cesar, anak ng Panginoong si Augustus. Ang imaheng ito at ang katagang nakasaad ay hindi katanggap-tanggap para sa mga Hudyo na kumikilala at sumasamba sa iisang Diyos lamang. At itinanong ni Jesus, "Sino ang nakalarawan dito at narito rin ang kanyang pangalan?" Sumagot sila, "Kay Cesar." At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay sa Cesar ang para sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos." Panawagan ito ni Jesus para tayo maging mga mabubuting mamamayan. Paalala rin niya ito
sa atin dahil lahat ng bagay ay sa Panginoon. Kailangan nating ibigay sa Diyos ang pinakamataas na papuri at parangal sa lahat ng oras.